Welcome sa Panlasing Pinoy! Ako po si Vandro Merano. At ngayong araw na to, ang ating lulutuing dish, nako, easy. Napakadali ng lutuin dahil nga easy at masarap pa, garantisado yan. Tamang-tama to sa mga beginners. So kung nag-uumpisa pa lang kayong magluto, panoorin nyo tong ating video at tiyak, magagawa nyo to. Walang kahirap-hirap. Ang tawag natin ay Easy Chicken Adobo. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Chicken, nahiwa na natin into serving pieces. Bawang, kailangan din natin gumamit ng dahon yung laurel, ng buong paminta. Ito naman yung toyo o soy sauce, at yung puting suka o white vinegar. At syempre, kailangan natin ng Knorr chicken cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, at ng mantika. Tara, samahan nyo na ako magluto! Paano nga ba lutuin itong ating adobo version? Simple lang, pagsamasamahin lang natin lahat ng mga ingredients dito sa cooking pot. Except doon sa mantika. O yan, di ba? Simpleng-simple. At wala pang apoy itong ating cooking pot, hindi pa natin napainitan. Ilalagay muna natin lahat ng manok. At pagkatapos nyan, idiretso na natin ilagay yung bawang. Ito yung ating crushed na garlic. Pero pagdating sa bawang, 1/4 lang muna yung gagamitin natin. Yung 3/4 ng bawang, pabayaan muna natin. Gagamitin natin yan maya-maya. Ilalagay ko na rin yung buong paminta o yung whole peppercorn at yung pinatuyong dahon ng laurel. At dahil nga adobo, kailangan natin ng toyo o soy sauce at ng suka. Lalahatin na natin yan. Ito yung ating white vinegar. Pwede kang gumamit ng cane vinegar. Magdadagdag din ako ng konting tubig. At tatakpan ko lang itong ating lutuan. Pabayaan lang natin kumulo yung liquid components. At sa oras na kumulo na, haluin lang muna natin ito. Sisiguraduhin lang natin na yung mga ingredients ay napapakuluan na natin, kagaya na lang ng mga bawang at paminta na nasa ibabaw. Siguraduhin lang natin na malagay natin ito dun sa liquid, nang sa ganun ay ma-extract lalo yung lasa nito. Maglalagay din tayo ng isang perasong Knorr chicken cube para talagang maging buong-buo ang lasa ng chicken dito sa ating adobo. Haluin lang natin. Ang gusto kong chicken adobo yung tipong manamis-namis ng konti. Kaya naman naglalagay lang ako dito ng asukal. Ito yung granulated white sugar. Ito yung regular na asukal na puti lang. So kung gusto ninyong medyo matamis yung adobo, pwede kayong maglagay ng asukal. Pero optional ingredient lang ito. Takpan lang natin ulit itong ating lutuan at lutuin lang natin yung isang bahagi ng manok ng 10 minuto. At makalipas ang 10 minuto, ibabaliktad lang natin yung manok. Kumbaga sinisigurado lang natin ang maging lutong-luto na yung manok ng tuluyan. Gumagamit lang ako ng kitchen tong para mas madaling mabaliktad yung manok. At pagkatapos natin itong mabaliktad, ganun uli yung ating gagawin. Papakuluan uli natin ito ng 10 minuto. At tatakpan din natin syempre itong ating lutuan. Makaraang 10 minuto, ready na to. Ang gagawin ko ay itatabi ko lang yung buong lutuan kasama yung laman. At maglalagay tayo ng isang pan dito sa ating stovetop. Maglalagay din ako ng mantika. Pabayaan lang nating uminit yung mantika na nilagay natin dito sa pan. At pagkatapos niyan, ilagay na natin lahat ng natirang bawang. Kumbaga, ito yung pangalawang beses nating pagluto sa adobo. Itong method na ito ay nakakatulong para mas maging malasa itong ating chicken adobo. At syempre, mas gaganda rin yung texture. Kailangan lang nating isote o igisa itong bawang hanggang sa maging light brown ng kulay.
nang sa ganun ay magkaroon ito ng roasted garlic flavor. Yan yung nagpapasarap sa adobo, di ba? Yung lasang bawang. At pagkatapos yan, ilagay na natin lahat ng mga manok. Yung sabaw itatabi lang natin, eh. Itong manok muna yung ating ilalagay. Ang ginagawa ko dito ay piniprito ko lang itong manok ng 1 minuto bawat side. Nasa medium heat lang tayo nang hindi masunog kagad yung bawang. Makalipas ang 1 minuto, ibabaliktad ko lang ito. Basta siguraduhin natin na lahat ng sides ng manok ay na-pan-fry na natin. Ganyan lang ka-easy itong ating recipe. Pagkaprito natin ang kabilang side ng manok, ibubuhos na natin lahat ng natirang sauce. Itong pagprito ay nagpapaganda sa texture ng manok. Yan, at pagkalagay natin ng sauce, itutuloy lang natin ang pagluto. Ang ginagawa ko dito ay pinapabayaan ko lang na mag-reduce yung sauce sa kalahati para talagang maging malasang malasa itong ating chicken adobo. At pagdating naman dito sa mga dahon ng laurel, na-extract na natin yung lasa nito. Pwede na natin tanggalin, pero syempre nasa sa inyo yan, ano? Pwede ninyong ituloy pang iluto na may dahon ng laurel, pero pwede nating tanggalin kung gusto lang ninyo. At ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce sa kalahati. At kapag mangyari yan, ang gagawin natin ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At pwede na natin itong iserve. Diba? Easy-easy lang talaga. Ito na ang ating Easy Chicken Adobo! Tara, kain na tayo!